Good morning, sa tanan. Mayong adlaw, mayong buntag sa tanan. So guys, nandito tayo sa ating garden, sa pinakalas ng ating garden. Yan. So nandito tayo sa last. Ayun. So medyo mahalayo-layo pa yung ano natin, yung end of the property. So nandito tayo sa last of our garden. So, ngayon, itong garden na to ay mix my cabbage, my garlic. So, ang purpose natin karon ay ipapakita ko sa inyo yung garlic, kung bakit yung garlic ko ay malaki yung heads. I know many people knows na talaga sa ganitong situation. But ipapakita ko pa rin sa inyo. So guys, ito yung garlic natin. Mayroon siyang bulak na or scapes ganito. So parang lalaki yung heads ng garlic natin. Tatanggalin natin 'to. So ito guys, edible ito. Pwede to siya kainin. Pwede siya gawing salad, pwede siya gawing stir fry, hahalo sa mga vegetable or sa meats. So, ganito, tatanggalin natin 'to para lalaki yung garlic heads natin. So, marami tayong ganito. Yan. Ang iba natatanggal ko na, ang iba meron pa. Ganon. So, itong klaseng garlic na ito ay elephant garlic. So, popular din to siya for spread. Ano siya, hindi siya strong. Para siyang, ano, makain mo nga lang siya eh. Nawala. May lasa siyang garlic pero hindi strong enough. You know, like Red Russian. So, mayroon tayong Red Russian dito. Ganon. So, yan. Ayan, Red Russian yan. So, marami tayo dito. Ay, here. Ganto, here. Yan. So, yan. Marami tayong flowers na. So, ito guys. Yan, diba? Nakikita nyo. Marami siyang ano flower. So, tatanggalin natin to. Yan. Like that. Easy lang talaga siya. Kasi nga, ano pa siya, yung bata pa ba. Ayan. So, ito guys, pwede mo to siyang kainin. Lasa siyang spring onions. Masarap siya guys, believe me. Just try it and you're gonna be amazed. Masarap siya. Ito yung kinakain ko pag ano, or nilalagay ko sa soup or yung salad, mga ganyan. Ayan, marami siya guys. Marami tayong tatanggalin natin siya. So, ayun o. Dami. Ayan. So, kasi sobrang dami. Ano natin? Hindi natin ibinta. Itatapon na lang natin. Ganun. Kasi sobrang dami eh. Hindi naman, wala namang bibilin yan. Maybe somebody wants it. I just gonna give it away. Yan. Yun. So, kung sino yan gusto naman na malapit dito sa Vernon or sa Armstrong, yeah, feel free. Come and see us here at Jenny's Garden Armstrong. Yan. So, ito yung mixed garden natin. Yeah, easy lang talaga siya. Pwede na. Pwede mo siyang tanggalin lang like that. Ayun. Sana malapit lang ang Pilipinas kasi pwede ito pamigay sa ating mga kapitbahay. Ganun eh dito eh. Wala namang pumupunta dito sa amin na especially mga Pilipino, hindi sila mahilig, busy kasi din ng mga Pilipino dito. Dubli-dubli yung trabaho. Tapos ito pala guys, ang ating chicharo. Sa namumulaklak na yung chicharo natin. Ayan, medyo marami sila. Ayan, medyo healthy din. Ayan, nakakasaya tingnan. Promise, sobrang saya. Pag makita mo na yung mga pananim mo ay namumulaklak na. Siyempre, soon enough, mag-pick ka na, tapos siyempre, kikita na rin kahit paunti lamang, diba? So, meron akong maliit dito na marami akong weeds. Normal yan sa pag mag-garden ka, may weeds talaga. So, ito naman, ay late ko na sa tinanim. Chicharo pa rin yan.
Ayun. Tapos ito rin, ang ating honeydew na melon. Honeydew naman siya. Yan, marami yan. Ayun, pero dito sa side na yan ay strawberry naman yan dyan. Pero tinanim ko lang yan last year, so hindi pa nag-produce ng marami. And dito naman ay ito yung chicharron na different kind. Ito yung kind na chicharron na pang stir fry. Yung pinakita ko earlier ay yung snow peas, yung binabalatan, kinakain yung seeds yun. Ito naman, good for stir fry, good for salad, yan. So, paiba-iba para naman may may pagpipilian. At ito naman ay isa nating garlic din. Yun, sisihalo-halo ko lang para pag hindi mag-work sa kabila, mayroon dito din, di ba? Ganun. So, ito naman ay ating strawberry. Magkapit-bahay sila. Ayan, so marami din silang bunga. Ito ay ang ating June bearing. Yan. So, yung half ay yung half ng garden ay iba-ibang gulay at sa kabila naman ay strawberry. Yun. Yan. Nakaka-amaze. Tingnan yung mga natin. Yung hard work natin. Tapos makita na natin. I'm so happy. Ayan, ito naman ipapakita ko rin sa inyo yung everbearing natin. So, strawberry everbearing. Ang dami nito, guys. So, tingnan nyo, guys. Ang daming bunga. Ang daming hinog na rin. Kapipi ko yan. Kaka-harvest ko lang yesterday morning. So, nangahinog na naman, oh. Tingnan nyo, guys. Yan, I'm just showing you guys na even it's hard work, pero pag makita nyo yung garden ninyo, yung makita mo na yung bunga, nawawala yung pagod mo. Parang, nakaka-happy. Yan. Happy lang talaga siya. You know, at first, napapagod ka. Pero siyempre, mas better na mapagod ka na may ginagawa ka. Kaysa naman mapagod ka na wala kang ginagawa. Yun yung paniniwala ko. Yan, marami talaga siya, guys. Ito yung the whole garden. Tingnan mo, guys, mixed na naman ito na may garlic din. Kasi ito yung garlic garden tinanim ko 2 years ago. So, yung garlic, pabalik-balik lang. So, well, hinayaan ko lang. Kasi, maganda naman. Ang strawberry at garlic, they get along well sa pag mag-tanim ka. So, maganda siya kasi yung garlic, walang bug. Pag gusto mo yung strawberry no magiging clean tsaka healthy, so just plant garlic around it and they will be good together. Ayan, so dami siyang bunga, daming hinog. Ayan, so ang differential lang talaga, guys, sa June bearing at sa everbearing. Ang everbearing ay maliit ang bunga. Tapos, siya, yung parang hindi siya gaano ka, may difference din sila sa taste. Ayan. So, yun marami. Ayan, ang dami-dami nila. Ayan, ang nakakaganda rin sa everbearing ay buong season, meron kang strawberry na fresh rather than mupalit ka sa palengke, galing naman yan sa ibang lugar. Yun. Yan. So, yan. Pag gusto mo talagang may fresh berry ka the whole season and you can freeze it also. There we go. Everbearing is one of the variety that you want to be planting in your garden. Yes, yan. Ayun, sideways tayo. Dito na tayo. Yan. And another garden here na may garlic din. Ayan. So, medyo ang ganda. Ang ganda ng panahon ngayon. Ayan. So, thank you for watching, guys. See you my next video. If you like this video, please like and share and subscribe. And I will get you back for sure. Alright?
Beautiful day. Bye for now. God bless.